Hello, kabayan! Today ang papakita ko yung paggawa ko ng compost. Paggawa. Hindi paggawa. Siguro mas magandang sabihin yung pagtambak ng basura namin. Yung mga basura na biodegradable. Yung pwedeng malusaw na pwedeng pakinabangan in the end. Pakita ko sa inyo kung paano ako magtambak ng basura namin. Natatandaan nyo yung tulip na tinransfer ko sa last video ko? Pakita ko lang yung development niya. Namumulaklak na. Yan o. Ayan siya. Isang bulaklak. Ito may mga bulaklak. Namumulaklak na siya. Si Daniel, ayaw niyang pakuha. What do you have there? Masarap. Masarap na? Masarap na. Chicken. Chicken. Eh, chicken. Put it inside. So, ano ba ang compost? Ang compost ay pinaghalong greens na mataas sa nitrogen at saka mga browns tulad ng tuyong dahon. Wala ako nun ngayon. Kaya ito, puro karton lang na mataas sa carbon. Pwede rin yung pinagbalatan ng mga gulay tsaka prutas sa kusina. Hinahaluan ko rin siya ng tuyong dayami or hay at saka ng chicken manure. Yung tuyong dayami, brown siya, rich in carbon siya. Pero yung chicken manure is high in nitrogen. Hindi ako masyadong stricto kung ilang porsyento ba ang nilalagay kong nitrogen or ng carbon. Ang importante sa akin diverse yung mga nilalagay ko, yung iba't iba, at saka kung ano lang yung available. Sa katulad ko na parating maraming compost ang kailangan every season, kailangan ko ng malaking lalagyan. Ito, gumawa lang ako ng tatlong division na pinaghiwa-hiwalay ko ng palit na kahoy. Ito, ready na to, ginagamit ko ngayon. Ito naman yung pinakabago kung saan ako nagtatambak ngayon. Pagkatapos, ito yung on the process pa. Ito ang susunod kong gagamitin. Ang importante lang naman liwas-liwas sa paglilayer. Katulad nito, pinapatungan ko ng soil or compost itong mga kitchen scraps. Kailangan lang palit-palit. Carbon, nitrogen, carbon, nitrogen. Ayan, katulad niyan, papatungan ko uli ng nitrogen, balat ng saging, balat ng melon, bayan. Balat ng orange, balat shell. Ay, hindi pala. Ako pala yun. Ano pa ba yung kinukuha ko? Ayan. Tapos, kung wala kayong makuhang mga dahon na tuyo, katulad ko, pwede naman yung mga shredded paper. Basta kung ano lang yung available. Kung ano yung available na meron ako na basta madidecompost. Kung walang shredder, inupunit-punit ko na lang ng medyo maliliit. Ito kasing paper, carbon din ito. Saka importante na huwag masyadong makapal ang layer ng grass. Kasi minsan nagmo-mulch sila Kailangan manipis lang.
normally mas marami ang ratio ng ang percent ng carbon eh. Kasi pagka maraming masyado ang nitrogen tulad ng mga grass clippings, minsan nagmamulch yung tsaka nangangamoy. Yung mga nakatira sa city or walang lugar na ganito, eh pwede naman kayong mag-ano kahit sa maliit na timbalang eh. Ayan, importante rin yung tubig. Kailangan moist siya. Pero huwag masyadong basang-basa. Ang ginagawa ko, kalagitnaan ng paglilayer ko, eh tinutubigan ko na. So ayan, inuulit-ulit ko lang yung paglilayering. Nitrogen, carbon. Kung wala kayong masyadong grass clippings o mga materials na high in nitrogen, meron akong isang tip. Pwede kayong mag-collecta dyan sa Pilipinas yung mga kitchen scraps na mga kapitbahay nyo. O kaya kung meron kayong alam na restaurant na malapit sa lugar nyo, pwede kayong makiusap na kayo na lang ang kukuha nung mga kitchen scraps nila. Kasi itong carbon, madali lang naman na madali lang may mapagkunan. Kahit na ordinaryong soil lang, o kaya paper, o kaya karton, pwede na yun. Ang importante lang eh, maalis yung mga hindi madedecompose na component nila, katulad ng plastic. As you can see, mataas itong ginagawa kong file dito kasi para mag-generate yung heat sa loob niya para yung mga microorganisms makapagtrabaho ng mabuti para ma-speed up yung pagpo-process niya sa pagbe-breakdown ng mga organic materials. Kailangan kasi na merong heat na mag-generate sa loob eh. Ayan, puro karton kasi wala akong mga dahon eh. Kailangan din ng tubig ng mga microorganisms kasi otherwise, mamamatay sila. Yun ang mga katulong nyo. Kaya kailangan nila ng oxygen at saka ng paghahalo at saka ng tubig. Kapag alam ko na uulan na sunod-sunod na araw, eh tinatakpan ko ng kahit na ano. Kahit na cardboard lang. Kasi hindi rin maganda yung masyadong basa. Pero pag suminag yung araw at mainit at natutuyo, eh dinadagdagan ko siya ng tubig para hindi matuyo. Ito yung mga katulong kong mag-breakdown ng mga organic materials, mga earthworms, aside sa mga microorganisms. Eto ding mga manok, nakakatulong yung pagkalaykay nila. Kinakain din nila yung mga insects at saka yung mga seeds. Kailangan din syempre na haluin paminsan-minsan para hindi maging anaerobic. At saka tulad nga ng sabi ko, kailangan din ng oxygen ng mga microorganisms para sa pagbe-breakdown. Pero ako, naghalo lang ako nitong first month lang. 2 beses. Pagkatapos pinabayaan ko na during winter. Mga 3 months yun. So March na ngayon. In a couple of weeks, pwede nang gamitin ito.
Tapos hahaluin ko rin sa huli ng 2 beses pa. Kasi malamig dito kaya tumagal ng ganun. Pero sa Pilipinas siguro mainit, mas mabilis ang pagbe-breakdown ng mga materials. So yan. So 2 beses sa unang month tsaka 2 beses sa last month. Ginagamit ko ito para sa paggawa ng mga garden beddings na tinatamdan ko ng mga gulay every season. Siyempre pati pataba, compost na rin. Ginagamit ko rin ito sa pagbibinhi ng mga seedlings. Pero pag ginamit ko ito sa pagbibinhi, eh sinasalak ko muna para mawala yung ibang derbies at saka yung ibang organic materials na hindi pa na-decompost. Siyempre, eh pati pataba, compost na rin. Ginagamit ko rin ito na pataba sa mga halaman tulad nitong grapevine. Kasi kompleto na ito sa nutrients eh. Kung gagamit man ako ng commercial fertilizer, eh organic din. So, hanggang dito na lang kabayan. I hope na nakapag-share ako sa pagtatanim. And see you on my next video. Bye!